Hello mga kabaymed, good morning. Good morning guys. Magte-test po ako ng electrosurgical. Tingnan ko lang yung power out niya. Kung gaano kalakas. Kung gaano ka-accurate. Titi ko lang kung may output ba. Verification lang. So, nilagay ako ng cut na 6 watts. Tapos isa-try ko ngayon dito. Try ko ngayon dito sa aking grounding. Kita niyo yan. Yo, meron mahina ang mahina yung 8 watts na 5 watts. So, try ko siyang 10 watts. Again. Makita mo guys, dalawa to, isang uag at saka isang cut. So cut muna tinitest ko. Medyo umusok-usok. Medyo malakas. So sa uag naman ako. Try ko naman itong uag. Okay, may output. So uag. Minimum niya ang power guys is 10 watts. Kuwag 10 watts yung minimum power niya. Pero sa model lang na to. Kasi marami namang klaseng electrical. Pero sa Eastman E50, minimum niya is 10 watts. So ito try ko yung 10 watts. Kuwag. So ito kuwag. Itong blue. Lakas. Malakas kasi ang power ng kuwag guys kaysa cut. So 10 watts. Minimum pa lang niya 10 watts. Luma. Okay na yung power. Ngayon guys, ititis ko na sa ngayon sa may power siya. Ititis ko na sa ngayon sa aming electrosurgical. So analyzer. So ngayon guys, kukunik ko nyo sa analyzer namin. So, i-verify ko our analyzer kung tama ba yung binibigay na output. So, gagamit ako ng tester para malaman ko kung alin yung uag saka yung cut dito sa para ikabit ko dito sa analyzer ko. Ngayon guys, gagamit na ako ng tester para malaman ko yung alin yung kuwag dito at saka alin yung common. So kailangan kasi malalaman yung common dito kung saan. So ang common ay kuha gaya gitna. So, cut yung nasa taas. Common yung isa. So, ngayon. Kunit ako ng connector. So, ito yung connector ko. Kailangan kailangan kung meron ang neutral. Neutral. Kung makikita mo guys, dito sa aking analyzer. Analyzer. Is common. So, tatanggal yung mga lakas wala na tayo. Kailangan siya ito guys, kailangan naka green para meron siya connection. So itong aking ito ang aking common. So, common guys,
sir. So, so i-test ko muna ngayon ay ang i-test ko muna ngayon ay ang cut. Muna yung aking analyzer. Test power. Continuous. So, dito tayo sa monopolar. Monopolar. Load is 200. Start delay. Start delay 200. Cut. Bilisan ko lang yung time guys kasi para hindi natin masira yung ating machine. So mabilis lang muna ang subukan natin. Right, mga 4 seconds. So guys, itong analyzer namin guys, makikita mo yung para malaman mo, mayroon ditong diagram. Check mo yung diagram connection. Makita mo yan. So, hindi ka na magkakamali. Kasi nandyan na yung diagram niya. Neutral, cut. So, ganun lang ang connection niya. So, medyo mas madali siyang gamitin. 4 ohms, 3 seconds, monopolar, 200 load. 200 load, start delay 200. So, tama na yan. Let's start. Dito, try ko muna siyang inwards. Is complete. Okay. So, 10. 10 din yung 200 galot. 10 din yung ano niya. Risk factor na is 1.5. Voltage peak niya is 3. Test lang natin ang mabilisan. Is complete. Okay. So, mga guys, set ko rito is 10 watts. 10 watts. Ang result naman dito is 10 watts. So, 200 yung load ko. Risk factor niya is 1.5. So, pag compute ng risk factor, guys, mayroong computation yung risk factor kung paano mo madi-derive yan. Pero, tama-tama siya. So, test ako ng 15. Enter. So, test complete ako muna to. Tapos, test ako ulit. Yes. Dito naman ako, magtitest naman ako ng kuwag. So, ililipat ko lang kung ano sa kuwag. Dito,
sa aking machine tools, lilipat ko rin ito ng kuwag. Kuwag. So, dito naman, change ko rin ito ng kuwag. So, kuwag, monopolar. Time niya 4 seconds. Okay. Gusto yung aking diagram kung tama ba. Okay. Yes. Guys, sa kuwag. So, ang set ko is 10. 10 watts. So, 10 watts siya. Ang result ko naman dyan, 13 milliampere. So, ang load ko is 400. So, okay naman. Size cut your cut. Ito naman ang tinis ko. Load 2 is 400. Okay, nothing guys. So 50 watts. 400 and load is 1.4. Okay. So, okay guys. Maganda yung output niya. Exact. Same as our analyzer. Okay guys.